you went to discrimination. Sorry, you went to Louis Vuitton. I went to Louis Vuitton. In New York, they have the biggest one. I was so interested in this particular style of shoes. I wanted, pinag-ipunan ko talaga, I wanted to get it. So pagdating ko dun sa pintuan pa lang, hindi na ako pinapasok. What? Oo. Sabi niya, no, I don't think we have your size. Tsaka nakaharang siya talaga dun. Oo. Actually, okay pa yon. Well, I don't mind that naman eh. Ako nga, to my face, sasabihin ako, I don't think you can afford it. Sa akin, parang, okay, if you don't want to entertain me, I'll find somebody else to, ano. At papakita ko talaga sa kanya, bibilang ko yung tao na yun. Yun na lang ang comeback ko. No, that's a nice attitude. But that's inhuman. Kasi hindi naman tama na kahit anong bansa ka galing, anong nationality mo, wala kang karapatang... Tsaka kung ano man yung itsura, dapat hindi ka na... Mag-discriminate. Nangyari na ito sa'yo? Three times. I was in Hong Kong. I entered the Cartier store. Very simple kasi, shirt lang yeah, and jeans. I said, excuse me, I'm not finished yet. I'm doing ganyan-ganyan. You know, I was so angry. There was a nice, another sales rep that was very nice. And I ended up buying things that I didn't really need because I was so angry. Ako galit ako pag Pilipino inaape. Tsaka hindi lang naman ako yung nakaka-experience nun. And, marami. Kasi... You know, during that time also, siyempre yung purpose mo is really to treat yourself to something nice. You work so hard for that so that you can also buy something pretty for yourself. Kailan lang naman tayo nakakapunta ng... No one can fault you for buying something expensive because you work for it. Dapat kasama mo ko. Paglalaban kita. Sige. Ayon sa management ni Regine, nagpadala ng mga bulaklak ang Louis Vuitton sa Songbird in response to her revelation about her shopping experience at an LV store in New York. Ms. Julie, why does love always come with pain? I think when love is right, it's a good kind of pain. It's a growing. It's a pain where your heart is stretching, your feelings are stretching. The loss when you, the greater the love, the greater the loss is true. Love doesn't always end well. Why, Ms. Julie? Just take a minute for that one. It doesn't always end well because maybe one kind of love is mistaken for another. Right. Mr. Riley, do you believe in happy ever after? I think so. I think you have to work for happiness. To work. I think you have to work in relationships. Your most important takeaway from Maleficent? My wig. Miss Jolie still. Your most important lesson from this sequel, from Maleficent? To trust in your true nature. Let's talk about JM. So, nasaan na yung inyong pagiging magkaibigan? Nasaan ang level na ang inyong pagiging magkaibigan? Still really getting to know each other. Parang... Ano now? Yeah, tito eh. Kasi parang... Ano ba? Friends pa rin talaga. With mutual respect and I guess yung alam mong pwede talaga. Alam mo naman. May mga nagsasabi na pwede talaga. I don't know if it was JM who said na pwedeng mag-level up. And you agree to that? Yeah, na pwedeng mag-level up. It can be something that's romantic. Yeah. It hasn't happened yet. Hindi pa nangyayari. Pero pwede. Yeah. Why do you say that, Ria? Because we click very well. And I can be myself, my true self, without being judged. That's and good. I think that's very important. And it is. Nakikita ko na nire-respeto niya ako, that, you know, he cares. And that's very important. So, this is a question for JM, but I would like to try to ask you this. What is he waiting for? I mean, ano pa kanyang inaantay? We're both coming from heavy history. Okay. So, hindi lang siya yung hindi ready. Ako rin po. Di rin po ako ready. In my conversation with JM, he described you as somebody sweet. Paano mo siya ilalarawan? Siya? Passionate. Very passionate and very open. Not only to learning, but also to helping you learn. Siya yung tipong kaibigan na pag may mali ka, sasabihin niya sa'yo yung pagkakamali mo. Hindi siya plastic. Sobrang totoo niyang tao, which is...
Yeah. Honestly, rare in this industry. So I'm grateful that I found not somebody just in like industry, him. In the world. In the world. Yeah. 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 Meron ka raw, you have this sense, no, that you can actually feel or see. Ah, si Eklok yung tinatawagin ko daw nung bata. Yun yung pangalan ko sa kanya. Sa isang cabinet, sa cabinet, panaglalaro ako, huli ka na, Eklok, tara, laro na tayo. Eklok? Oo po. Tapos nagugulat yung mga kapatid ko, saan siya tinatawag mo? Ayun, naglalaro kami, tinuturo ko. So sila, ang natatakot, parang hanggang sa lumaki na ako, hanggang sa ngayon. Nararamdaman mo? Oo, nararamdaman ko lang. Meron ba siyang ginagawa, halimbawa? Meron dito mo eh. Pag ano? Usually, nagsisimba ako sa Eastwood. Tapos nagpunta ako ng Quezon City, ang layo. So yun, one time, parang may nagpupush sa akin na dito ako magsimba sa Quezon City. Ang layo ko dito mo, Pasig ako. Okay. Pagpunta ko doon, nakita ko yung ex ko. May ka-holding sa lalaki sa simbahan. So para ako, ba't ako napadbad? So yun pala, may kailangan akong hulihin. Merong dahilan. May kailangan akong makita. Kakampi mo ito, nagbabantay sa'yo. At ito pa sabi ni Father Tito Boy. Okay. Diba, nagsasabi sa mga tao, kailangan marunong kayong magpatawad. Sabi ko, Father, parang hindi ko po kaya magpatawad. Ngayon, sorry po. So habang nakita mo ang ex mo, kasi gusto ko sabakin yung lalaki. Nakikipag-holding hands, pagpapatawad. Oo, sabi ko, sorry po, Father. Parang hindi ko po kaya magpatawad. Dito po sa likod. Ah! Ito, boy! Ito, boy, meron dito. Huwag kong ganyan. So, ay, mga napi-feel ako dito. Meron. Nakikita mo dito. Hindi, di ba, Tito Boy, dati pa yung issue? Ano ba? Hindi, alam ko, naririnig ko na. Pero wag naman. Iba yung nararanasan. Oh. Pamo, tell us a story. Meron nga bang third party sa inyong paghihiwalay ni Kevin? Actually, Tito Boy, wala naman eh. Naghiwalay kami ng walang third party. Ayun, no? Rico. Joke. Ang tagal na niyan, Tito Boy. Tagal na. Gaano kayo katagal? 5 years po. Was it hard? Siyempre, Tito Boy, mahirap. Lalo na nung nag-long distance kami. Sobrang hirap talaga. Umabot kami sa point na naisip na namin talaga na mag-work pa ba to o hindi na. Gusto mo tissue? No. Huwag mo, hindi ako iiyak, no? I'm done. Pero nag-kiss kayo. Diba? Pero nag-kiss kayo before? Oo, na! Ang dami mo sinasabi. Nag-ano? Nag-kiss. Tito Boy. 5 years. Oo. Wait, pero are you friends today? Hindi ko masasabing friends kami, Tito Boy. Kasi nung naghiwalay kami, as in, wala na akong communication sa kanya. Nasa stage siya, tapos that's right. FaceTime lang gano'n. Oh, sige, babay na. Wala naman ako magagawa eh. Toto na to. May kinalaman yung long distance. Yes, Tito Boy. Uh-oh. Long distance talaga. And hindi ko na alam kung talaga may third party ba, bakit kami naghiwalay. And ayoko nang alamin, Tito Boy, kung but may what third... made you, I'm sorry to cut you there, but what made you give up on the relationship? What broke the camel's back, ika nga? Dahil nag-give up na rin po siya. Okay. Actually, yun yung wala, Tito Boy, closure, kung bakit... Ano nangyari? Are you single now? Are yes. You? You are. Yes. Pero after Kevin, nagkaroon ka ng relasyon? No, Tito Boy. Oh, Loga. Do you still love him? No! Hindi na. Nakamove on na ako, Tito Boy. I'm okay, I'm fine, and I'm happy. That's good. MC, bakit complicated ang lagay ng puso mo? Di ba sabi nga nila, Tito Boy, sabi nila mas mahirap daw magmahal ng tunay na lalaki. Sabi nila, kailangan yung kapwa mo rin para... mas maiintindihan ka. Happy ako. First time kong naramdaman yung gantong happiness na joy. Pero mas mahirap. Kasi... Nangangapaka pa. First time mo kasi. Oo, parang nakakaligaw ng daan. Are you still together? Hindi ba lang together eh. Pero we're just enjoying... each other's company. Yes, right. What happened to your boyfriend? Naghiwalay kayo dahil sa TWBA? What happened? Nako, mag-aaway na naman kami. Kayo, nagbalikan ba kayo? Hindi kami nagbalikan. Siyempre, makaka-receive na ako ng text. Panakanood ko na naman. Paano? Bago ko mag-guest dito last year, pinaalam ko sa kanya na ilalabas ko yung picture natin. Nag-show ako sa probinsya, kinausap siya ng mga tao. So yun, yung parang hindi ko alam kung nahiya siya sa nangyari. Nakipag-iwalay siya sa... Ang sakit nga dahil nga sa text lang. No, I'd like to apologize. Kasi okay, paano'y bahagi kami doon sa kwento. Okay lang po, Tito Boy. Alam mo, pero, ang tama, siya, diba? Hindi, pero tama ka naman. Nagpaalam ka eh. Alam ako eh. Oo, nagpasintabi ka eh. Mm-hmm. So, tinanggap ko na rin yung katotohanan na, ay, hindi talaga tayo. Tama. Hindi tayo tatagal. Okay lang, sabi ko. Diretso pa rin ang buhay. Pero bakit hindi mo pinapaalam kay MC pag in love ka? Kasi kumukontra ako eh. Dahil? Katulad yung minsan, may insidente na
Valentine's Day yata. Nakakilig naman. Nag-post siya na itong regalo sa akin. ng jowa. Jowa ko, ganyan-ganyan. Eh, kilala ko yung jowa niya. Walang work. Kaya sabi ko sa kanya, anong pinopost mo? Paano ka niregaluhan? Walang work. Eh, di galing din sa'yo. Yung ganun. Pero ako naman, ang inaano ko. Galing nga sa'yo. Oo. Yung pinambili. Pero ano, yun sa akin lang naman din yung kaligayahan na inaano ko. Yung kasi nangangarap tayo na parang mabigyan tayo one day ng mga lalaki ng ganito. Mm. So tayo na gumagawa ng paraan para maisakatuparan yun. Kaya takot sa akin lahat ng jowa niya. Kapamilya ka. I understand. Okay. Tonight with Boy